Hello everyone and welcome back again to my channel. So for today's video, may isipan ko na magluto ng sisig or sizzling. At then dito na ako, pupunta na ako ng tindahan kasi bibili ako na ng baboy tsaka yung mga sangkap para sa lulutuin ko. At ito, ipili muna ako ng baboy because nandito yung mas okay at sulit. So dapat yung bibili natin yung baboy is fresh, like bago siya kinatry. Kasi mahalata naman yun na fresh na fresh yung mga baboy. At saka ito, pupunta na ako, bibili ako ng mga sangkap like mga gulay, sibuyas, calamansi, bell pepper, at saka yung mga paminta. So ito na nga, baby, sobrang mahal ngayon ng mga bilihin. My God, tas in yung feeling na ayaw mo nang bumili kasi sobrang mahal. At ito na, baby. So alis na ako at naghahantay ako ng aking driver. At ito na nga yung aking driver. Tara, at saka uuwi na kami. Wow, diba ang ganda ng panahon? Ayun, so sobrang bilis ng motor. Ayun, tignan nyo, baby, parang mahuhulog ako, baby. At ito na nga, re-ready natin yung baboy. At saka after yan, huhugasan natin. Actually, dalawang beses ko siya hinugasan and then ready natin na itchop yung baboy. Okay, itchop natin siya para simple lang po at hindi siya mahirap prituhin. Ito parang pang pork chop na hiniwa, pero nakadepende sa inyo guys kung gaano kalaki yung hihiwain nyo. And then prituhin at saka kailangan din yung kinalabasan ng baboy is golden siya, like parang brown, parang crispy. At huhugasan natin ulit yung baboy at saka kailangan huhugasan siya para makuha yung lansa ng baboy. And after that, ready natin yung kaldero at ilagyan natin ng tubig at saka ilagay natin niya sa loob yung baboy at pakuluan natin siya para mas lutong-luto talaga ang loob ng baboy. At saka ito na mga bebe, ready na ako ng kahoy at ihihipan ko yung apoy at saka para mag-green malakas yung apoy natin pag-aramid sa pagkakuluan ng baboy. And when ito, nag-ready na ako ng mga ingredients at mga sangkap, so maghihiwa ako. Pero before that, hugasan natin siya. Hugasan na guys, okay, hugasan ang lahat-lahat ng mga sangkap para sure na malinis. At ito na nga, bebe, kinuha ko na siya kasi luto na siya yung baboy. Kaya lagay natin siya sa tray and then next, maglagay tayo ng kawali. At then after that, maglagay din tayo ng mantika. So papainitin natin yung mantika. And then after that, lagay natin ng baboy. Pero mag-ingat kayo, baby, kasi is sobrang tumatalsik yung mantika. And habang piniprito yung baboy, so hihiwain na natin yung mga sangkap like sibuyas, yung bawang, yung calamansi, yung bell pepper, at saka yung sili. At para mamaya kapag ready na yung piniritong baboy, so para mamaya igigisa na lang natin ang lahat-lahat ng mga sangkap. So eto na mga bebe. So kailangan, depende sa inyo bebe kung ano gusto nyo, maanghang ba talaga or hindi. Kayo na yung mag-adjust na sili kung gaano ba karami yung ilalagay nyo. At ready na tayo yung mga sangkap natin at saka yung baboy. So after nyan, so chop natin yung baboy at saka depende sa inyo guys kung gaano siya kalaki. At para mamaya, gigisayin na lang natin lahat-lahat after i-chop yung baboy. So na-chop ko na yung baboy at ito ang kinalabasan at ready na yung mga sangkap. So mag-gigisa na tayo. So ready ko na yung apoy at saka lagay na natin yung kawali. And then after that, kailangan mainit yung kawali at lagay natin yung margarine. So tutunawin yung margarine at ilalagay na yung sibuyas. So next ng sibuyas, yung bawang. And then hahaluin lang ng hahaluin hanggang magiging brown or golden yung bawang at sibuyas. Next is yung chinap na baboy. And then next, lagarin na natin yung bell pepper, yung sili, at saka yung paminta. So lagyan na natin ng paminta. And then magic sarap, of course, pampalasa. And then hahaluin ulit.
At maglagay na tayo ng mayonnaise. And then, after ng mayonnaise, yung kalahating sibuyas na hiniwa ko, lalagay na natin. And then, hahaluin ulit hanggang sa totally mix na talaga yung mga sangkap at saka yung ingredients. And then, ito na siya. Looks so very yummy. Parang nagugutom na talaga ako. Kasi gusto ko na kumain. At nilagyan ko po guys ng chicharon sa itaas at saka calamansi. So kung gusto nyo, i-squeeze nyo lang yung calamansi sa itaas ng sisig. Well, that's all for today's video guys. And thank you for watching. Karain tayo guys. Bye.